sabi ng bigay. Ano sa ito sa bigay yung paglalagay ng ako sa ulo, ako po nag-aaral, blago sa Pedro, ay minatanong ko sa isang TV, radio, announcer, wala ka sa Biblia yung Ash Wednesday. Pwede sa iba kung Ash Wednesday, wala talaga sa Biblia. Bahagi yun ng pagkilos, yung paglalagay ng ako sa ulo, ay wala sa Biblia. Pero yung tema na ibibigay ng Miracles ng ako ay nasa Biblia. Patuloy po ibawa ng isang pagkilos ng simbahan, na ito ay ang pagpapahayag ng ating pagkilala sa ating pagiging tao. At bahagi nito ay ang pagiging makasalanan. At ang pagiging ng tulong sa Diyos na tayo ay makapagpanibago. So, kung tinigyan po natin, bahagi ng ating pagkilos sa mga nakasagatan, ay mahalika po natin sino ba kayo may atak na nilagyan sa noo. Saan ba meron ba ang atak na nilagyan sa noo? Sa Biblia? Meron ba? Meron ba yung atak na nilagyan ang atak sa noo? Meron? Wala. Nakalimutan na. Sino nilagyan ang atak sa noo? Yung pumatay sa kanya kapatid. Sino? Yon, no? So si Cain, so bilang tanda ng ito ay isang makasalanan ay nilagyan ng tatak sa noo. Hindi na ako, no? Pero nilagyan siya ng tatak sa noo sa mga pagpapahayag na ito ay isa sa mga nakasala laban sa panyayang pinahagin sa atin ng ito. Yung pong tema ng pagsisisi, kung makikita po natin sa banal na kasulatan, may dalawang bahagi po, no? Na makikita natin ang ginagawa ang mga Israelita, no? At yung mga panahon na kung saan ay makikita natin sa lumang tipan. Ano yun? Una, huwag yung mahalan sa aklat na kung saan ay ipinahagi po yung kwento ni Hunas, na sa kanyang pangaral sa Nineveh, na anong sabi niya, magsisi kayo at naligtan ang inyong mga kasalanan. At may iba po lang ito, so sa mga magsisisi, kasama ko yung hari ng Nineveh. Ang ginawa ng hari ng Nineveh, siya ay nagsuot, nagsuot ng sako, sako. So, yung sako natin kasi ngayon ay medyo may bahagi na ng plastic. No? Pero yung sako ng panahon ni Jesus, even before panahon ni Jesus, 2,000 or 3,000 years ago, ay yung tinatawag natin na yung katsa. Kaya yung katsa natin ngayon, refine na yun. No? Yung dating katsa, hindi ganun ka-refine. No? Malalaki yung ginagamit. Kaya yun ay makatid. At pagkatapos ng ginagawa, ginawa yung hari ng Nineveh bilang bahagi ng kanyang pagturo sa banyal ng Jonas na upo siya sa abo. So nilalagyan niya yung paligid na katuon siya na upo sa abo. Na siya nagpapahagi ng Jonas, siya ay tumutugon sa banyal ni Jonas sapagat nakita niya ang kanyang sarili na isang taong malungkot na nagkasala at nananais na magbalik loob sa Diyos. Dahil ayaw niya lang makita na siya ay isang tao na kung saan ay nagbalik sa abo at magbabalik sa abo. Nais niya na kung saan ikin sila makita niya na hindi lamang siya abo, ngunit nais niya ibalik ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, sapagkat siya rin ay galing sa Diyos. So yun po yung mga ilang images na makikita po natin kung bakit po tayo sa ating bilang pagpapahayag
ng pagsisisi, yung pamamaraan natin, bago ng krus, ang hinahanda ko sa atin, sapagkat alam natin na sa pamamagitan lamang ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, tunay na tayo ay makapagpapago. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo ay magiging bagong tao. At ito, yung panyaya na ipinamamahin ko sa atin. Very powerful image, no? Na makita ko natin. At nakita ko natin, bagaman yung mismong pagpapahay ng banal na krus na ako sa ating mga ulo, ay mayroong biblical foundations. Bahagi mo na kung saan ay higit natin din pagkailangan sa araw na ito. Pero itong mga ako na ilagay sa ating mga ulo, hindi ba yung nakapagpagin ng ako na lagi ng ako? Eh, kaya tayo natin, kapatid, ako ay isang tao na nagkapatid, nagkasala, inaamin ko ang aking pagkakasala, pero nais kong magpaliguhog sa Diyos, nais kong magpago, nais kong ipunganuan ang aking pagkukulang sa nakalipas na taon, nais kong muli ngayon pagtibayin, nais kong muli ngayon na papaglibaguhin, nais kong ngayon na sana ay lalo ko pang may pag-ibayo yung ginagawa ko na mabuti nung nakalipas na tao. Alam-alam sa ating pananampalataya ay Kristo. So pagkilala sa ating kahinaan at pag-init sa tulong na ating Panginoong Diyos na nawa ay tayo rin kasunod sa kanyang panawagan. Ang bahagi ng pag-bahagi ng pag-usar ay palagi natin binibigyan ang pansin ngayon, no? Ay yung tatlong gawain ng isang mabuting Hudyo, ng isang mabuting Kristiyano, no? Panalangin, pag-aayuno, at tawang gawa. Panalangin, pag-aayuno, at tawang gawa. Ito'y bahagi ng pag-usar ay maliwanag na ginagawa mo natin. Pero yung pagkaya na ipinabahagi mo sa atin ng Ibanghelyo ay mas malalim. Alam namin na kinakailangan natin na magdasal ang buhay natin sa seminar ay buhay na makita natin na isimula sa panalangin at tatapos sa panalangin. Morning prayer, evening prayer, kahit na mabahagi mo ng pagkino, so tayo mong mga nasa seminar, tayo ay ipapasalan kasi istruktura tayo ng panalangin. At sana po, huwag natin sayangin. No? Sa pagkat, alam mo, kapatid na ipari, mawala na yung istruktura, wala na yung bed. Pero sana po, the period of pag-iabot din ng 10 years, o sa iba ay 12 years. Ako po kasi nag-minor. Dito rin ako nag-minor. Dati ito yung San Pablo sa isang seminary bago maging St. Peter's College Seminary. Ay, bahagi yun ang saan ay makikita po natin na, eh well, bahagi ng ating palimit ng pag-inus na ato. Naka-reschedule tayo, may oras tayo ng reschedule. Kasi ako, hindi lang sa loob ng seminaryo, masabi tayo, sapagkat kapag kayo ay naging pare, wala nang mag-depend sa inyo. Wala nang magtatawag sa inyo. At sana po, sa panahon na hinihilalagi natin sa seminaryo, madala natin yun. Kaya po, napakalagawang ng pag-ibig sa inyo sa hapon ng Ibanghelyo, ano yung sinasabi ng hapon sa Ibanghelyo? Hindi lamang panalangin, hindi lamang pag-aayuno, hindi lamang kagawa ko din ano, yung hindi pakitang tao. Hindi mo lamang ginagawa sa pagkat nakikita ng tao.
ginagawa mo ito sapagkat na-internalize mo yung pag-ilos mo. At yung iskwakura natin sa seminaryo ay nawa ay inibig na makatulog. Then hindi po yung automatic. It's not necessary yung paros. Nakapag-lora sa iyo rin sa seminaryo, ma-ordain kayo, no? Ay parang kayo po na gagawin yung day. Mawala lang yung instructor. Pero ang pahangin natin ako sa atin, salita ko na maraming trabaho sa parokya o sa tayo na asay o patulad ng mga nagdiriwang ng parawan na yun, no? Si Father Mati at si Father ay dito na asay sa seminaryo, hindi maraming schedule, pero magkaya na mismo maghanap ng oras para magdasal. Bahagi yung ano sa kanyang makita natin. No? Isa po ito sa bigaya na ipinagkaroon sa istruktura ng seminaryo na hindi pinagkaroon sa mga hindi dumahan sa seminaryo. Matulad po natin mga estudyante. No? Ng mga kapatid natin na nakikisa ngayon sa pangunobela natin no? Ngayong araw na ito. Malaki yung puro. Pero it is not a guarantee. Hinuhuhog natin akong saan sa inyong pag-uubog. Ipilihit na maging matatag kahit na wala na kayo sa loob ng seminaryo. At ito yung malaking hangon, no? Napakalaking hangon mo, lalo na lang ako kayo sa parokya. No? So, pagkala, ngayon, ay kayo ay madaling magtulat ng bigyayo. No? Kasi makikita niyo yung katabi ninyo ay nagpulat ng bigyayo. Pero seminaryo naging, sa seminaryo, kapag sa parokya, naging isa kayo. Naging isa kayo. Ay, wala nang sasabi sa inyo, wala nang pipil sa inyo. Na, ay, magdarasal na kayo ng morning prayer. Kapahagi ko. Napakalaki ang hapon ang isang pakikita po natin. Kaya kung tutusin ko ay napakalaki ng puro na ilababahagi ko ng istruktura ng pagdaraming sa loob ng seminar. Lalo-lalo na yung pagdarasal ng ating Christian prayer o pagkawagin po natin ay bigyari. Pero, bahagi ko ng Diyos, hindi pakita ng tao. Why? Because we have internalized it. Bahagi rin ng pag-ilos, pagkataon ng penas, yung pag-aayuno, na kung saan ay tayo pala ay makatulong sa pag-ilos natin, hindi na po yung pagkain. No? So, ngayon ay, kayo ay medyo restricted, no? Walang merienda, no? Walang one food nila, no? Medyo tipong sa loob ng seminaryo ay kayo ay kung tawagin natin ay control, no? Hindi kayo muna ngayon makapamahaw. No? May mga bahaw boys din, no? Hindi naalis yan, no? Kahit ang panahon na namin, gusto mo yung bahaw boys. No? No, kaya kahit na ang lalay, sigurado na ang ganyan pa yan, no? So, bagay na kung saan ay may babahagi ko na kung saan ay ngayong panahon na ito ay tayo ay magpipipit ng sarili. Pero hindi lang ako sa pagkain, sa maraming bagay ko. Sa ating pakipag-ugnayan sa bawat isa, sa pakipag-ugnayan natin sa ating kapwa-tao, pwede mapigilan natin yung ating sarili sa pamaasara. Yan yung ibang may pagka-buhis, no? Wala nang ginawa kundi ang makasal sa kapwa seminarista. Alam natin, mararanasan natin yan. No? Ngayon may kanya-kanya tayong experience. Ako kasi Bisaya. Pagkakarating ko ang barangays ko, Bisaya ako. No? Ay manami akong tinutukso. No? Gawa ng aking pagka-Bisaya. No? Sigurado ko may kanya-kanya kayong tawag sa bawat isa. No? Kasi manami kayong makakasama. Isa din po naman, isa rin pwede natin magbigilan ng ating sarili. No?
na maluwag sa ating buong pagsasama ng loob at yung pamuli yung awang tawa. Marami tayong may tutulong para po sa iba, pagkawang tawa. No? Tulad ng ano, ay masabihan mo lamang yung katabi, no? Na dumarating na si Father Marty, nag-check up, no? Sabi ko, kapatid, gising na, no? May pagsakal ko sa kanyang, no? Kung hindi kayo makasabihin, may meron ka ng sampalo kayo, no? So, bahagi yung ako sa repair natin matulungan. At yung patuloy ko na ang nanahanan na ito, patuloy sa mga nangyayama, yung alam nyo, isa ko sa wala natin kalikutan din, yung siguro ko na ma-invite mo at patuloy natin, siguro at nang ginagawa yung pwersa ng parakasino, yung bio ay study ko. Yung hindi lang ko kayo mag-aral personal. Tulungan ninyo yung iba na kung saan ay mahina sa pag-aaral. Napakalaga po yung study ko. Kasi makikita nyo na hindi na pala ako marunong. I could be learned from one another. At napakalaga po, ay hindi nyo magpapagawa yung ginagawa natin, no? Globalization, networking. It's not a man army, one man army there. It is on how you connect to one another. Kaya kung natin pa ng paratay, sa paratay na kung nilusin ko ngayon, ay napakalaki ng hihigil ng pansin. Ang kapagaling ang usapan natin ay kawa-kawa. Ano ito po? Ay ginagawa natin, kawa-kawa, panalangin, pag-aayaw-away. Hindi ko kasi kumisa sinasabi, ito ko na lang